Magandang araw sa inyong lahat. This is me again, ang inyong Ate Mai, and welcome back to my channel. So ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ano-ano ba ang mga kalimitang magandang gawin natin pagdating sa New Year, yung nakakapagdulot po ng swerte. Ano po, ano-ano po ba ang mga pagkain na maganda nating ihain sa ating hapagkainan. So lahat ng yan tatalakayin natin ngayong araw na ito. Pero bago ako magpatuloy, siyempre, hindi ko makakalimutan na magpasalamat sa inyong lahat. Thank you all for watching my videos. At sa lahat po na nagsusubscribe, maraming salamat po. Harinawa po na sa panonood niyo ng mga video ko, sa paggagawa niyo ng mga pampaswerte tips ko, ay makatulong po ito sa inyo at makapagdulot po ito ng magandang resulta. Ano po? Yun lang po ang dagi nating i-claim everyday na maraming swerte ang darating sa atin. At kung kayo po ay hindi pa nakakasubscribe dito sa aking channel, siyempre, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang red subscribe button, ganun din yung bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga bagong upload ko. So, ayan na nga, umpisahan na natin. Ano-ano ba ang mga pagkain na pwede natin kainin at hindi natin pwedeng kainin sa gabi ng New Year? So, ito po ay pamahiin or kasabihan po. Ano po nasa sa inyo po kung kayo ay maniniwala? Sinasabi po na ang pagkain po ng lobster or isda sa gabi po ng New Year ay hindi maganda. Bakit po? Kasi ito po ay magdudulot ng kawalan sa buhay. So, hanggat maaari iwasan nyo po ang maglagay ng lobster o isda diyan sa inyong hapagkainan sa gabi po ng New Year. Ano po? So, hanggat maaari piliin po natin, alin po ba ang mas magagandang ihayin natin diyan sa ating hapagkainan? So, katulad ng mga matatamis po, ano po? Yung mga malagkit na ginawang matamis na hinugisan ng bilog-bilog, maganda po iyan diyan. Kasi ang malagkit po, iyan po ay as in didikit sa inyo ang swerte sa darating na 2020 sa inyo. Maganda pong ilagay yan dyan. At sinasabi din po na kung kayo maglalagay ng munggo, wala pong bilang na munggo ang ilalagay nyo sa inyong bulsa. Kahit ilang pong munggo ang ilagay nyo sa inyong bulsa, ay nakakapagdulot din po ito ng magandang kasaganaan. So, bago sumapit po ang New Year, sikapin nyo may munggo sa inyong bulsa. Di po ba naglalagay din tayo ng coins? Yes, tama po iyan. Maglagay din po tayo ng coins para naman po iyan ay sa magandang swerte. Ilagay po natin yan sa bulsa. At sa gabi po ng 12 midnight, ang ginagawa po natin dyan is kinakalug-kalug po natin yan. Ano po? Pasok po natin yung kamay natin, so kalug-kalugin po natin yung bulsa natin. Iyan po ay epektibo talaga, naniniwala po talaga ako dyan. At dapat kayo ay maniwala din, wala pong masama kung susubukan nyo yan. At ang pagkain din po ng munggo sa gabi po na midnight ng New Year ay maswerte din po. Alam nyo ba kung anong may dudulot nito? Siyempre, pag sinabi po natin munggo, magandang ani, siyempre yan ay may kaugnayan sa inyong kabuhayan. So, ang pagkain po ng munggo sa midnight ng New Year, ibig sabihin nito ay makapagdudulot nyo ang magandang kabuhayan. At pwede nyo rin po itong gawin sa first day ng January. Kung gusto nyo, pwede po kayong magkumain ng munggo. At ang pagkain din po ng black eye bean, yan. Alam nyo naman po, na-share ko na po yan sa inyo. Ano po, yung mga beans, yan, nagdudulot po yun ng swerte. So, this time, black eye bean po, yung kulay itim na beans, ang inyong iluto. So, iyan po ang kainin nyo. Iyan po ay makapagdudulot din po ng swerte sa inyo para sa darating na 2020. At sinasabi din po na ang pagkain ng 12 na piraso ng ubas sa gabi ng New Year ay napaka-epektibo din po. So, paano po ang gagawin natin yan? Siyempre, maghanda po kayo ng 12 na piraso ng ubas. Any color po ng ubas, pwede nyong ihanda. Ang mahalaga po ay yung lasa nito. Kasi alam nyo ba, yung lasa nito ay may sumisimbolo din po. Kapag matamis po ang ubas na kakainin nyo, ibig sabihin positibo po ang mangyayari. At meron din po akong ituturo sa inyo. Alam nyo po ba yung repolyo? Kumuha po kayo ng repolyo, hiwa-hiwain nyo po siya ng maliliit, na ayan, at inyo pong budbura ng asin, inyo pong pigain na pigang-piga po, ano po, alisin nyo po yung katas niya, at inyo pong kainin yung repolyo sa gabi po ng midnight ng New Year,
At ang maidudulot po nito ay mabuting kapalaran at kasaganaan para sa darating na taong 2020. So ito po ay talagang pamahiin na ginagawa ng lahat. So kung hindi mo pa alam, pwede mo itong subukan dahil talaga napatunayang epektibo po ito at makakatulong naman po talaga ito. Nakapagdudulot po talaga ito ng swerte. Another tips din po, alam nyo po ba yung colored green or ito yung tinatawag natin green vegetable, yung mga burning vegetable po na pwede nating ihain dyan sa ating hapagkainan. So, sinasabi din po na kung sakaling kayo ay kakain ng ganitong green vegetable sa gabi po ng New Year, ito po ay magdudulot ng magandang kasaganaan din po sa inyo. Ito po ay sumisimbolo din ng pera. So, mas maganda po kung kayo ay kakain ito sa gabi and then maghahain na rin po kayo diyan sa inyong sa inyong hapagkainan. Maganda po ang simbolo niyan. Ang simbolo po niyan ay pera. At alin-alin po ba ang mga prutas na maganda nating ihain dyan sa ating hapagkainan? Yung mga normally nilalagay natin dyan sa bowl at nilalagay natin yan. Diba may kasabihan po na kailangan maglagay tayo ng 13 na klase ng prutas. Yes, epektibo po yan. So, alin-alin po ba yung mga prutas na talaga nagdudulot po talaga ng swerte or kasaganaan sa atin sa darating na 2020? Ito po yon. Pwede po kayo maglagay ng pakwan, ng apple, ng pears, ng ponka, ng dalanghita, ng melon, ng grapes. Pwede din po ang pomelo, pwede din ang green apple, pwede rin ang chico, o yung kiat po. Yung kulay green na kiat, yung guava din po, green guava, or round the papaya, pwede din po iyan. Pwede din po ang atis, ayan. Ang kaimito, ang lychee, yan. Pwede po iyan, mga bilog-bilog na iyan. Iyan po ang magandang ilagay po diyan sa ating hapagkainan. Yan, grapes, yan. Pwede din po iyan. Pero pumili po tayo ng matamis. Ano po yung ilalagay natin diyan? So, wala pong masama kung talagang susubukan nyo yan. Dahil iyan naman po talaga ginagawa ng lahat. So, sa ngayon, iyan po yung mga masaswerteng prutas sa pagkain na pwede nating ihayin diyan sa ating hapagkainan para sa darating na New Year. At wala pong masama kung susubukan natin yan. Magkita-kita po tayo sa mga susunod kong video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayong araw na ito, huwag nyo pong kalimutan na bigyan ako ng napakalaking like. Yan. At hari nawa ay pagdasal po natin na mas maging maganda ang darating na taon para sa ating lahat. Ayan, excited na ako para sa darating na New Year. Ito na naman ang bilis ng araw. Another year na naman ang ating haharapin. Another journey na naman. And let us pray na maging maayos, maging maganda ang darating na taon para sa ating lahat. Ayan, ang dami ko nang nasabi. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po.